Hello, mga kabayan. Kamusta kayong lahat dyan? This is Maya Chavez, OFW dito ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. Welcome back po dito sa channel ko, Mia's TV. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe first. Just click the like and click the bell button para po mai-update kayo sa susunod ko pong video. Our topic for today, mga kabayan, is about ito po yung experience ko. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experience ko tungkol sa aking vaccine, sa pagpapabaksin ko po, first and second dose fall vaccination. Kasi dahil po ako ay tapos na, na-immune na po ako dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa first dose and second dose. Kasi pareha lang naman na BioNTech Pfizer yung inject ko, pero magkaiba yung nararamdaman ko sa first dose and second dose. Yung first dose, nangangalay lang yung kamay ko. Dito ako nagpaturok sa right side ng aking kamay kasi ito, para po sa akin ito po ay working, at sa second dose ko dito rin po sa right side. Dahil yung first dose ko, nangangalay yung inject ko, at saka para akong lalagnatin. Tapos yung sa second dose, para nangangalay, sobrang ngalay na ngalay, tapos sobrang init mo, para kang lalagnatin na nasusuka ako na hindi ko malaman. Kasi kung hindi mo rin mararamdaman niya, mga kabayan, walang epekto yung gamot sa atin yung vaccine. Kaya yan, mga kabayan, at saka kung kayo ay sa Riyadh Expo kayo, simple lang naman, mga kabayan, kung kayo ay pupunta doon na magpapa-vaccine na kayo lang mag-isa, huwag kayo mag-alala, mga kabayan, kasi mayroon namang guide doon. Pagdating nyo doon sa may gate, mayroong mga nag-check doon sa inyo at i-guide kayo kung saan kayo pupunta. Hindi kayo mawawala, mga kabayan. And pagpunta nyo doon, kung sa Ministry of Health kayo, sa Riyadh Expo, dalhin nyo po yung inyong ICAMA ID, yung inyong appointment, at saka yung tawakal na nyo po. Kasi dyan po sila mag, titingnan po nila yan dyan kung kayo ay pupunta na doon. At pagpasok nyo, iche-check lang yung inyong tawakal na at ang inyong appointment. At pagdating nyo doon sa ano, i-guide lang kayo kung saan kayo papunta. Tapos pagdating nyo ng counter, i-represent nyo lang yung inyong ICAMA ID, yung inyong appointment. At tapos papakita nyo lang yan sa kanila, tapos hihintayin mo lang yung inyong ticket. Kasi yung ticket, dyan nakalagay kung aling number kayo, kung aling color kayo papunta. Tapos pagdating sa dulo, mayroon ding machine doon, tapos mayroon ding mag-guide sa inyo kung anong color kayo at kung anong ang number nyo, kung anong color at anong letter kayo pupunta, mga kabayan. Ayun, at thank God, mga kabayan, kasi nito nabasa ko na yung Pilipinas hindi pa naman na napabilang doon sa red list ng Saudi Arabia na ban, 3 years ban. Ayan po, mga kabayan. Maraming salamat po sa pag-play ng video kong ito. Don't forget to subscribe, just click the like and click the bell button para po mai-update kayo sa susunod ko pong video. Thank you and God bless!